magsisimula na ang mga scheduled games ng Japan B-League. Ibinibenta na ang mga tiket, lalo na sa mga teams na mayroong Pinoy import. At ilan nga rito ay libre para sa mga Pilipino, particular sa laban ng Shiga Lake Stars at Sunny Neo Phoenix ng magkapatid na Ravenna. At ngayong araw ay sasalag na sa hardcourt ang unang game ng 2021 to 2022 season. Ito ay sa pagitan ng Albert Tokyo at Ryukyu Golden Kings. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutan pong i-like, i-subscribe, and hit that bell button para pareho tayong updated. Sina Dwight Ramos at Kemar Carino ay tumahak na papuntang Japan matapos mag-grant ng DOLE ang kanilang Overseas Employment Certificate. Ngayong sila ay nasa Japan na, kailangan nilang mag-undergo sa 2 linggong isolation. Hindi man sila makasama sa mga mauunang laro, ang mahalaga sa ngayon sila ay nakatawid na ng bansa at handa nang sumama sa kanilang mga team pagkatapos sundan ang mga protocols. Patuloy at focus ngayon si Kobe Paras sa paghahanda sa kanyang unang professional game kasama ang naigata Albirex. Pinakita ng kanyang team ang kanyang shooting practice na siguradong magagamit niya sa mga games. Na-impress naman ang kanyang team na naigata Albirex dahil patuloy ang ensayo ni Kobe pagkatapos ng kanilang practice. And more info ay lalaro si Kobe ng small forward sa Niigata kaya walang problema dahil komportable siya sa ganitong position. Isang magandang balita dahil ang Japan B-League ay nakipag-partner sa isang Filipino entertainment company na tinatawag na Top DMV Corporation para maipalabas ang mga B-League games na kinabibilangan ng mga Filipino import. Ang tabayanan na ng mga laro sa kanilang social media. Nandiyan ang Top Sports at Top Go. Ang partnership na ito ay isang magandang ginawang hakbang ng B-League na pabor sa mga Filipino fans na nag-aabang ng games. Kaya ating suportahan ang 8 Pilipino na sasabak sa Japan B-League. Isa nga itong koponan ni Brandon Diwato sa susubok sa mga teams na mayroong Filipino player. Ang Utsunomiya Brex sinasabing dapat na destinasyon ni Kobe Paras pero sa bandang huli itong si Diwato ang kanilang kinuha. Noong nakaraang season ay napakaganda ng record ng Utsunomiya. Hindi man nila nakuha ang kampiyonato pero sila ang number 1 sa standings na may 11 talo lamang noong elimination. At ngayong bagong season ay nagkarga pa ito ng isang national team player ng New Zealand na magkapanatili sa lakas nito. Sa mga teams na may Pinoy ay unang makakalaban ng team ni Diwato ang koponan ni Javi Gomez de Liano na Ibaraki Robots na gaganapin sa October 16 at 17.